Ngayon tayo muli sa ating isang kasambahay serye na ihahandog ko sa inyo ngayong araw. Ito nga pala kahapon yung parcel na hinintay ko. Nakuha ko nga pala ito ng birthday sale sa halagang 58 pesos. Naghanap nga ako ng magandang can opener. Ito, nakatagpo rin at tinestina nga ng person at apakaganda nga. Sulit na sulit ang bayan. Ayan, nakahanap din sa wakas. At syempre, di ba mawawala yan ang ating mga gawain sa kusina. Nagtapon nga pala ako ng basura ng mga umagang yan. Baga akong nagampanan at may pasok ng isa kong alaga ako kasi nag-aayos ng buhok niya at makatapos ng ihatid sa school ito. Naglinis na si Inday, nagmap na rin ang sahig, paulit-ulit lang tayo at nagpunas na rin ang bahabahagya. Malinis naman ang kabahayan at ito nga pala yung mga sangkap sa gagawin kong detox drink. Nairills ko na to dati at ginagawa ko rin naman karaniwan ng paulit-ulit lang at ito na nga siya. Infuse ko to ng 6 hours bago mainom para makuha yung lasa. Kinatasan na yung lemon, pepino, cucumber at luya. Ayan. At sumunod nga, meron din nga pala ako na nabili at ito nga kakatasin ko muli ang mga buto para kumuha ng juice, titimplahan ng gatas. Oh, condensed nga yung nilagay ko. Tuwan-tuwa yung bata. Napakahilig talaga niya sa melon. Ito nga, gagawin ko na nga itong bite-size pieces. Pamura talaga ang prutas pag mga tag-init. Kailangan mo samantalahin. Sana all may pambili, no? Kita nyo man, nakikita nyo naman, di ba? Dami kong maurungan at ayan na nga yung huling piraso na urungan ko. Siyempre, napaka-init. Dito muna tayo sa ice cold coffee. Tara, kape. At tapos niyan, nakita ko nga palang wala na kaming mantika at sinalinan ko na nga yung mga lagayan at ayan na nga siya, mga loads. Meron nga pala akong pork chips dito at itong miswa. Gagamitan ko rin ng king chai at ito yung karne at kunting atay na gagamitin natin sa lulutuin natin. May luya ka nga pala ito. Yan na siya nalang nahiwa. Magluluto tayo ng bok choy na plain. Kasi hindi na kami kumakain ng, you know, I cannot, ano, banggit-banggit that part. Chas! Nag-pre-boil water nga pala ako dito. Ito yung gagamitin ko sa mga pag after kong mag-isa nitong lulutuin nga, una ipapan-fry muna natin. Kailangan mainit na mainit yung kaldero. Kaldero talaga ginamit ko. Ano? Kasi nga, masabaw ito. Kay init nun, sasabaw pa. At yun na nga, inhabang naghahantay. Pan-fry yan. Yan. Gumamit nga pala ako ng mini fan. USB fan yan. Dahil mataas pa lang heat index today, 42 degrees. Oh my God, kaya pa ba mga high blood? Ingat mga loads. At ito nga, nagisa-gisa na ang luya nyo. May asin paminta rin nga pala ako dito ilalagay. At ito, tinimplan ko ng kunting asin yung pagigisa ko ng sibuyas. Kasi sabi niya, lumalabas daw linamnam. At natapos gisa ito na yung sangkap. Igigisad uli natin ang bahagya yung karne. At ayan na nga. Makatapos si gisa, pwede na natin ibuhos yung pre-boil water natin para sa sabaw. Bali, pakukulan natin to like 40 minutes at max. Tapos, titimplan ko na rin to ng asin. Meron na rin tong patis, isang kutsara lang. Para manamis-namis yung datingan ng sabaw. At lalagyan ko din to ng isang pork cubes at asin. Depende sa panlasa. Paminta, ang dami ko nilagay eh. After a while, nilagyan ko ulit. Low heat lang tayo mga mare. At eto na nga. 40 minutes yan, hintayin ko at sumunod. Babalikan ko nga itong mga nahugasan ko na tinalagay sa kanya-kanyang mga lagayan. At may mga naghihintay na naman sa akin. Another batch of luminous women. At dyan nagtatapos ang aking gawain sa lababo. Okay, good job, soap. At ito na nga yung sabaw nung kumulong. Nalagyan ko na nga ito ng miswa at inalo-halo. Ayan na nga, ready na ang ulo. Ang sarap, nakachamba na naman ako ng timpla. Easy lang naman gawin, di ba? Makatapos magluto, eto na nga, naghihanda na ang Inday nyo. May pa-sunglasses pa yan at mini fan. Sundo na ako sa school at eto na, papunta na ako. Napaka-init sa labas, grabe. Eto na, on the way to the school and goodbye for today's